Magandang hapon sa inyo. Welcome back to my channel, and today gagawa tayo ng cassava cake. Pag binili mo to sa palengke, mahal na to. Magkano ang kilo nito? 25 yata per kilo. 25 to 30 ang kilo nito. So ayan. Babalatan natin yung ating kasaba para malinis na. So, hindi lang sa pagkuha mahirap, pati ito pag-prepare nito, lilinis. Kasi madumi to eh, maputik-putik. Kailangan linisin ng maigi. Tapos, balatan. Nalinisan ko na. Yeah, malinis na siya. So this time, kakailanganin naman natin ang pangkuskus. Kuskus bang tawag dyan? Yung pipinuhin natin. Tapos, isa pang lalagyan. I-strain ko mamaya kasi pipigyan ko mamaya. So ngayon muna, i-kuskusin ko muna siya. Kuha ka ng kasaba and then kuskus na. Ganyan siya, mabilis lang siya. Ito kasi, dito sa manipis na kuskus, dito mo ikuskus. Para ano siya, pino. Pino gaya nito. Yan. So, pino. Ipinuhin natin. Tapos, lahat ito, ubusin ko lahat ito. Yan. Ipinuhin ko lahat yan. So, yan. Mga ano pa to, matagal-tagal pa to kasi mano-mano. Abutin pa ko ng 30 minutes to 1 hour ng pagkukuskus. Anong ginagawa mo? Tapos natin ang ating kasaba. So, set aside muna natin ito. Kakailanganin natin ng all-purpose cream, condensada, butter, and sugar. Either brown or white. Depende sa kung ano yung mas prefer yung gamitin. So, ngayon, ilalagay natin dito sa isang bowl yung condense. Paghaluin natin at saka yung all-purpose cream. So this time, yung 1/4 na asukal, lalagay na natin dito sa ating kasaba.
Pagkatapos natin i-mix, ilagay natin yung kalahati ng melted butter. Kalahati lang. Then mix again. Para magkaroon ng mabangong flavor yung ating cassava, nilalagyan natin ng butter. Kung wala kayong butter, pwede kayong gumamit ng margarine. Now this time guys, itong cream natin, cream at saka condense, ilalagay natin dito, pero kalahati lang. Mix natin ito. Yes. Mabango at masarap ito kasi nailalagay tayo na cream. Special na cassava cake ito kasi with cream. Mga sis, ilagay ko na siya sa yan foil container yung cassava natin, and then sa ibabaw nilagyan ko siya ng yung natitira nating cream and condense, yan ang nilagay ko, and then ibibake na natin siya. So ayan, ibibake na natin siya 120 degrees Celsius yung heat ko, and then 25 minutes. Pwede nyo rin gawin sa bahay ito at pwede nyo gawin extra income.